para di na tayo mahirapang magbilib. Ganyan lang yung diskarte ko mga idol, para di ako nahihirapang magbilib. Good morning mga idol. So ito na yung binaklas natin na caliper. So ngayon, para malinis natin yung pinakalab, sobrang dugyot niya na kahapon mga idol. So kahapon ko pa binaklas to, so ginabi na ako, kaya ngayon ko lang tinapos. Nilinis ko na kagabi, di ko na na video, drabbing. Dumi, so niliha ko yung mga gilid-gilid niya kasi dumikit na yung mga kalakalawang. Tapos puro putik na rito sa loob. Tapos itong piston niya, niliha ko na rin to, so medyo mayroon pa rin siyang ano, kaso ano yun eh, kinain na ng kalawang siya. Pero tingin ko okay pa naman to, no? Tapos ito yung isa, so ayan, mayroon din mga ano ng kalawang, kinain ng kalawang. So tingnan na lang natin pag naikabit natin kung hindi maglilik. Tapos wala kasi akong repair kit. Ito pa rin yung gagamitin ko, yung pinagtanggal ko na o-ring niya. So ayan, ito yung malaki, tapos yung dalawang maliit. So ito yung maliit, ito yung sobrang dumi din. Nanigas na yung mga putik-putik sa kanya. Nilinis ko na lang siya. So assemblein ko lang ito mga idol. Lagay lang natin ito sa pinakaloob ng mga o-ring niya. So ayun, nakabit na natin yung isa. Yung isa naman ang ikabit natin. Tumaliin. So ayun mga idol, nakabit na natin yung dalawang rubber. So itong piston naman ang isasalpak natin. Ganyan lang. Ayun nyo lang dyan. Tutok nyo lang. Huwag nyo munang ibabaon mga idol. Tutok nyo lang na ganyan lang. Nakakapit lang siya ng kaunti. Kasi no, pupunuin pa natin yan ng fluid sa loob. Kasi pag sinagad nyo, mahihirapan tayong malagyan ng fluid. So, baon nyo lang yung ganyan. Yan o. So, ayun, okay na. Nailagay na natin. So, assembly na lalag. Ano na natin, kabit na natin dun. Ay, dun. Baklasin na natin to. Itong luma natin. Caliper. Para mapalitan natin ng bago. Actually, luma rin naman itong ipapalit. So ayan, tanggal na natin itong bracket. Tanggalin naman natin itong permeability. So ayun mga idol, kinabit ko na yung bleeder screw, nakakabit na yung piston. Lalagyan na lang natin ng brake fluid para mas madali siyang i-bleed. So pupunuin lang natin yan. Release natin yung bleeder para
once mapuno siya, mawala yung hangin mo. So, ayun. Mapaw na. So, sarado na. Ibig sabihin, puno na. Sarado na natin ito muna. So, ayun. So, sigurado na tayo na puno na yung caliper natin. Oh. Sarado na natin itong breeder. So, sigpitan na natin itong banjo bolt natin dito sa kabitan ng brake hose niya. Buwasan lang natin ang tubig. Nawala yung bote ko, ito na lang. Yan, tipid tayo sa tubig. So, okay na tayo dito, no? Dito naman tayo sa brake hose niya. Kasi wala nang laman to, no? Magdamag na tumulo to, so malamang drain na rin yung ano na ito, pinaka-hose niya. Pero yung reservoir na ito, meron pa yung damit. Ito, buksan natin ito. So, ayun, wala na. Drain na lahat, no? So, lagyan na lang natin ng brake fluid. So, kailangan mga idol, may brake fluid kayo pag magbi-bleed or magpapalit kayo ng caliper. Kailangan may brake fluid kayong naka-ready. Kasi tatapon na tatapon talaga ng fluid yan. So, ang discarte ko dyan, para di na ako mahirapang mag-bleed, papatuloyin ko lang yung fluid dito sa brake hose niya. Mapatulo natin tong fluid niya direto rito. I-release muna natin tong banjo bolt niya rito. Una, bubuhusan nyo agad ng tubig pag natapunan ng fluid yung ano nyo, body cover nyo, kasi malulusaw yung pintura nyo. So naluwagan na natin, ikot lang natin. So ayan, binaba ko na, no, para tumulo na yung ano nya. So ayan, makikita nyo rito. So ayan, tumutulo na siya dito. So kailangan pag solid na yung tulo nya, sabihin puno na yan. So, iaangat mo lang to. So ayan, makikita mo bumubula-bula siya. Ibig sabihin yun yung hangin niya, no? Pag nawala na yung bula niyan, ibig sabihin solid na brake fluid na lang ang laman niyan. So medyo maaksaya lang talaga sa fluid pag gantong ano, pag nagbi-bleed tayo ng brake natin. So, antayin lang natin mawala yung bula. Tapos, kabit na natin dun sa caliper. So, ayun mga idol. Kabit na natin dito. Release din natin tong ano, breeder screw niya. So ayan, bumubula-bula. Kailangan mawala yung bula na yan.
para di na tayo mahirapang magbilib. Ganyan lang yung diskarte ko mga idol, para di ako nahirapang magbilib. Pinapatulo ko lang ng pinapatulo yung fluid niya. So ayan, malabas na yung fluid niya. So tingnan natin, lumalabas yung fluid niya. So ayun mga idol, nakikita niyo, tuloy-tuloy na yung labas ng fluid niya. Wala nang bula, ibig sabihin puno na ng fluid yan. So sarado na natin. Pitan na natin. Okay. So pakpan na natin itong reservoir niya. No? So assembly na natin ito mga idol. Kapit na natin itong mga brake pad niya. No? Double check na lang natin kung masikip na itong tornilyo. Okay. Ito kahit din ako masyadong sikipan. Tamang sikip lang. Okay na yan. So, subukan natin kung free will ba yung ikot nito. Kasi dati, kapit pa. So ayun, sobrang luwag mga idol. Hindi ko pa kasi napapalitan to, stakat pa tong piston. May kapit na kapit yun. Kahit hindi mo nakagrip, nakapit siya ngayon. Okay na. Ayos, success. So ayun, okay. Buka natin. So okay na okay mga idol, kapit na kapit. Hanggang sa muli mga idol.